Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po ulit sa Batang Maynila Toits. Ngayon, pag-usapan po natin itong si Pastor Kibuloy. Kasi po itong si Pastor Kibuloy, katulad ng mga kasamahan niya na Duterte supporter, katulad po ni Trixie Cruz Angeles at ni Gadon, kung sino-sino pang mga Duterte supporter, si Panelo, si Bato, De La Rosa, at pati itong mga reporter niya, dun sa paligid nito ni Kibuloy na sobrang sip-sip. Eh, talagang pang nagsalita si Pastor Kibuloy, Amen, Pastor! Amen, Pastor! So, ganun po yung mga reporter niya dyan eh. Kasi ito po sa programa nila, talagang nagsasalita si Pastor Kibuloy at na nakapalibot sa kanya yung kanya mga reporter. Mga reporter niyang sip-sip. Kaya nga bawat salita ni Pastor Kibuloy, Amen! Amen, Pastor! O, ganun po yung nangyayari dyan sa SMNI. At dito nga po, iparirinig ko sa inyo kung paano pagtanggol ni Pastor Kibuloy itong si General Bantag. O. At sinabihan niya itong si Percy Lapid na Marites. O. Si Percy Lapid daw po ay nag-iimbento lang ng kwento nung ipinakita niya yung mga hilera ng sasakyan at dun sa sa mansion na nakita natin dun sa sa video ni Percy Lapid. Sabi ni Pastor Kibuloy, yan daw ay imbento lang at hindi totoo. At dito maririnig po natin na inaamin po ni General Bantag na siya po yung Cinderella man na tinutukoy ni Percy Lapid dun sa kanyang programa. Dito po sa bibig mismo ni Bantag, ilalabas na siya po ang tinutukoy ni Percy Lapid na Cinderella man. So ito mga kaibigan, pakinggan po natin itong mga pinagsasabi ni Pastor Kibuloy. Sir, isa rin sa angulo sir nung sa issue, kasi bago namatay si Percy Lapid sir, may mga episode siya na binabanggit niya sir yung lalaking Cinderella na parang tutunguhan niya doon si DJ Bantag. At sa panayam kahapon sir ng SMN, nilinaw niya kasi nabanggit doon sa program ni Percy Lapid 11 daw yung sasakyan nung lalaking Cinderella na yun, na official daw ng DOJ na ni-request niya na i-lifestyle check ni Secretary Boyeng Rimulya. Pero nung nakausap ng SMN sir si DJ Bantag, sinabi niya hindi sa kanya lahat yung 11 na sasakyan dahil yun daw sa kapitbahay niya doon sa exclusive subdivision. So parang yung mga banat sa kanya sir ni Percy Lapid, Marites lang, hindi totoo dahil hindi based on facts. Kasi ang tinignan doon sir, yung video lang na nadaanan yung village, tapat ng bahay niya, ang dami nga sasakyan, pero hindi sa kanya lahat yun. At saka blind item, Cinderella man. Di ba? Hindi naman niya pinangalanan. Di Marites nga. Chismis. Gumagawa lang siya ng issue. Hindi pinangalanan na siya yun. Isang official ng DOJ. Alam pa karaming official ng DOJ. Tapos kinunan mo yung nakailerang mga sasakyan doon. Kapitbahay pala yun. Makapanira lang. Para makapanira lang. Pagkatapos yung gagamitin mong basis ng iyong pag-uusga na si General Bantag ay nagpapayaman sa sarili niya. Maliwanag na Marites yun. Yes, hindi totoo. Kasi hindi niya pinangalanan na si General Bantag yun. Hindi niya sinabing inisa-isa ba yung mga sasakyan noon? Kinuha bang registration? Tiningnan kung itong latin nakapangalan kay General Bantag o sa kanyang mga kasamahan. Wala naman eh. Parang ganun lang. Parang magkaroon lang ng issue. Sinabi rin ni General Bantag kanina sir na yung iba doon galing sa Bucor para sa security niya. In fact, kinuha na yon nung siya ay preventive suspension. Kinuha na ng bagong administration ng Bucor. So hindi talaga yung labing isa na yon na sinasabi sa kanya. Yung kapitbahay, meron ding sa Bucor. Naitanong ko rin kung saan ba nakapangalan yung mga sasakyan na iba doon. Sabi niya, sa Bucor. Kumbaga, ang burden of proof nandun sa nag-akusa kasi pwede naman siyang pumunta sa LTO, alamin kung sino sa kanino naka-register, sino may-ari ng sasakyan. Kaya yung mga balitang ganyan, perception lang ang binibigay sa tao para mapasama yung pangalan ng isang tao. Unfair
Injustice po yan. Oh, kaya hindi po maganda yung nangyari kay Gerald Bantag na mga ganitong nangyayari. Okay, so ito, narinig po natin yung mga pinag-usapan nila Pastor Kibuloy, pati yung kanya mga sip-sip na Alipores o dyan po sa SMNI. At dito narinig natin na inamin na po ni General Bantag o na siya yung Cinderella man. Di ba? Dyan sa kanilang pag-uusap ng reporter eh. O sabi ni General Bantag daw doon sa reporter ha, na hindi kanya yung lahat ng mga magagarang sasakyan na nakahilera doon. O, yung kinunan ng video na ipinakita po doon sa programa ni Percy Lapid. O, hindi kanya lahat yung sasakyan na yun. Yung iba daw doon sa Bucor, yung iba daw doon sa ano, sa kapitbahay. O, so ibig sabihin lang, inaamin na ni General Bantag na siya yung Cinderella man. O, yan po yung una nating nakitang katotohanan dito po sa ano, sa pag-uusap dito po sa SMNI. At pangalawa, sinasabi po ni Pastor Kibuloy na ito raw si Percy Lapid ay Marites. O, sinabi rin, ginagatungan din ng isang reporter, pati ng babaeng reporter. Ang ginagawa daw ni Percy Lapid, sinisiraan lang daw etong si General Bantag, etong si Cinderella man. Ha? Kasi hindi naman daw totoo yung mga pinagsasabi ni Percy Lapid. Kasi sabi ni Percy Lapid, lahat daw ng sasakyan doon, yung 11 sasakyan, pag-aari ni General Bantag. At ito ay pinasinungalingan ni General Bantag. Oh. Dapat daw ang ginawa ni Percy Lapid para maging totoo yung kanyang pagbibintang dito kay Bantag, dapat pumunta daw si Percy Lapid sa LTO para mapatunayan niya na totoo yung sinasabi niya na lahat po ng sasakyan doon ay nakapangalan o pag-aari ni Cinderella man na si General Bantag. Eh sa totoo lang, kung nabubuhay lang si Percy Lapid, talagang patutunayan niya yan. So ang problema mga kaibigan dahil nga dun sa pagbubulgar ni Percy Lapid ng katotohanan, siya po ay ano, niyari. Diba? Siya po ay pinapatay. At isa pa mga kaibigan, itong pagpapakita ni Percy Lapid ng mga sasakyang yan, pati yung mansion, at yung kanyang expose dyan po kay Cinderella man, kaya niya in-expose yan dahil gusto niyang manawagan sa Department of Justice dito po kay Secretary Boying Remulla na i-lifestyle check po itong si ano, si General Bantag, itong si Cinderella man. Yun po yun eh, kaya inilabas ni Percy Lapid yun eh para i-lifestyle check, kasi ayon kay Percy Lapid itong si Cinderella man ay nagkamal ng malaking kayamanan simula nung siya umupo bilang official ng DOJ hanggang ngayon. Kaso ang problema, itong DOJ, wala eh. Hindi naman nakikinig eh. Binabaliwala lang yung sinasabi ni Percy Lapid. O paano ngayon mapapatunayan na totoo yung sinasabi ni Percy Lapid? Wala eh. Wala na siyang kalaban-laban ngayon eh. Wala na siya eh. Sasabihan niyo pa si Percy Lapid na Marites. Ang ginawa lang naman ni Percy Lapid ay binurgar niya itong mga bagay na ito para makita yung totoo. Na dapat i-lifestyle check itong isang official ng gobyerno. Yun naman dapat ang dapat gawin eh, di ba? Bilang official ka ng gobyerno, dapat sumailalim ka sa mga ganong klaseng mga ano, mga checks. Kasi hindi dapat ginagawa ng isang official ng gobyerno ang mangurakot at magpayaman sa kanyang pwesto. Against po 'yan sa government ethics, di ba? Ethical standards. Pero sa kabila nun, itong si Pastor Kibuloy, todo tanggol pa rin sa mga opisyalis na napagbibintangan na nagpapayaman. Dapat hindi ka ganyan, Pastor Kibuloy. Dapat ginagawa mo balansi ka rin. Kung sinasabi ni Percy Lapid na ganyan si Cinderella man, di dapat malawagan ka rin sa DOJ na magkaroon ng lifestyle check para patas ka. Pero halatang halata naman na hindi ka patas eh. Halata naman na pinapanigan mo itong si General Bantag. Saka hindi ba parang Marites ka rin? Kasi sabi mo dati may kagagawa ng pagpatay kay Percy Lapid, kagagawa ng CPP-NPA. Ngayon ano? Hindi mo na nababanggit na ganun kasi di ba parang alinaw-linaw na na isang malaking tao na hindi po miyembro ng CPP-NPA ang nagpapatay kay Percy Lapid.
So, huwag ka magsasalita ng basta-basta na sinasabi mo Marites tong tao na to, Marites tong tao na to. Kasi ikaw Marites ka rin eh. 'Di ba? Marites ka rin eh. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligay na pala.